Welcome back to my YouTube channel. So today, we have a tutorial kung saan ituturo ko pa sa inyo kung paano ba maglagay ng harang or ads sa mga video na more than 8 minutes because yung mga video na 8 minutes pababa is si YouTube na po yung bahala doon. Hindi po natin pwedeng, hindi po tayo pwedeng magdagdag doon ng ads. So, ituturo ko po sa inyo ang paglagay ng ads or paano ba dagdagan yung ads sa mga video na more than 8 minutes. So, sana tapusin niyo po ang panonood ng aking video. Pero bago ko po simulan ang ating tutorial, may isa pong tao na gustong bumati sa akin because finally, 'di ba, na-monetize na tayo at hindi ko siya nasama sa aking mga video na congratulatory message sa part 1 at sa part 2 kasi busy to yung taong to at na-late niya, na-send sa akin yung message niya. Sorry. Sorry po. Na-late niya na-send at na-edit ko na yung video. So, sabi ko, isasama ko na lang siya dito sa aking video. So, bago ko gawin yung tutorial, guys, pakinggan muna natin yung message ng isa sa mga taong tumulong sa akin sa aking WH. Thank you so much, Ate Nors. Isa po siyang OFW sa HK at sana supportahan po natin ang kanyang channel. Andito po ang kanyang YouTube channel. So guys, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa Buhay Abroad Official. Panoorin niyo po ang kanyang mga video and just hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga video niyang, sa mga video na kanyang i-upload. So, ito na nga guys. Pakinggan natin ang message ni Ate Nora. Keep on watching. May galap shout out po sa inyong lahat. This is Buhay Abroad Official. Ay bumabati ng congratulations, my Bhing. Welcome to Monetize World. Good luck your channel at sana I pray na mag-grow pa na magiging successful ang iyong channel at alam ko na yun yung pangarap mo at alam ko na kahit hindi man kita mas kilala na masyado pero alam ko na nandyan ka palagi na nagsusupport sa amin, nandyan ko nakikita kita palagi na nag-iikot dyan. So, God bless your channel and good luck your channel. At sana hindi ka magbabago, nandyan ka lagi, napalangiti, natumatawa palagi. I know na mahirap itong natin magiging monetize. Alam ko na mas maging masipag pa tayo sa ating mga channel na yun as a monetize. So, good luck and God bless you. Bye-bye! So, tapos na magbigay ng message si Ate Nors, guys. So, Ate Nors, thank you so much sa message mo. I do really appreciate it. Thank you so much sa pagbibigay ng time para batiin ako. So, tama na yun, guys, ha? Simulan na natin ang tutorial. Paano nga ba maglagay ng ads? Di ko rin alam dati, but then someone asked me and told me about it kasi hindi ko rin alam and I just want to shout out him. Shout out talaga. So, mega love shout out to Sir Ahon Girl TV, guys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, ito po ang kanyang channel. Just hit the notification bell para maging updated po kayo sa kanyang mga video. Supportahan po natin siya, guys. At thank you so much, Sir Ahon, sa pag-remind sa akin na lagyan ko yung ibang video ko na more than 8 minutes. Ayun nga, before, hindi po ako marunong maglagay ng ads or harang sa mga video. But then,
nanood lang din naman ako ng mga tutorial dito sa YouTube. And then, ngayon alam ko na, gusto kong i-share sa inyo yung nalalaman ko. Gaya ng sabi ko sa mga previous video ko, I just want to share what I know. At ito na ngayon guys, we have a tutorial. At sana sa tutorial na to is may matutunan kayo at makatulong po sa inyo, especially sa mga baguhan dyan, yung bagong monetize lang katulad ko. So, sana panoorin niyo po itong video na to at sana makatulong po ito sa inyo. Sir Ahon, ito na. Sana panoorin mo to, sir. Joke lang. So, thank you so much ulit, Sir Ahon Guro TV. Supportahan po natin ang kanyang channel. Ito po. So, just keep on watching. Na nga guys, sisimulan na natin ang tutorial kung paano ba maglagay ng ads. So, ituturo ko na po. Ito. Nandito tayo ngayon sa screen ng aking laptop. Sa Google tayo. Pupunta tayo sa ito, sa square na maraming dot. Hindi ko alam kung taan tawag dyan. And then, hapin natin itong YouTube. Yan siya. Wait a minute. Nag-loading pa siya. Okay. So, nandito na tayo. And then, iba yung nakasign in. So, hahanapin natin yung aking account. Switch natin. Kung hindi po nakasign in ang YouTube account, yan siya, wait lang, si-switch ko lang siya, yan siya, switch natin. Ayaw magpindot guys. Ayun na, ayan siya, nandito na tayo sa YouTube na naka-sign in is yung aking channel. And then, pupunta tayo sa aking YouTube studio. Ayan guys ha, yun yung step. Okay, punta tayo sa inyong YouTube studio. Pero hindi sa inyo, sa akin studio po. Punta po kayo sa inyong YouTube studio at pag nandito na kayo sa inyong YouTube studio, ang kiklik po is, wait lang, itong content. Ito guys ha, yung content, ikiklik nyo po yan pag dito na kayo sa inyong YouTube studio. Ayan siya. So nakikita yun yung mga upload video dito. Ayan siya. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ba maglagay ng ads. Madali lang po maglagay ng ads, guys. Take note po, hindi po kayo pwedeng mag-add ng, sinabi ko na yung kanina, but reminders lang po, hindi po pwedeng magdagdag sa mga video na 8 pababa, 8 minutes pababa. Pwede lang po kayo magdagdag ng ads sa mga video na more than 8 minutes, okay? So, ito, I have a video, yung naka-premiere ko. So, dito tayo, magdadagdag. So, dahil monetize na tayo, mapapansin nyo na, naka-on na yung dollar sign natin. Agreed siya. So, dito, ito po yung kiklik nyo. Pag dito na kayo sa content, or upload video, ikiklik nyo po itong dollar sign na nandito. Hindi itong isa sa monetization. Ito po, ha? Yan siya. Ito yung ikiklik nyo. Iklik natin yan. Ayan siya. So, dito, pag naklik na yun, lalabas kung anong mga ads yung makikita sa inyong video. I mean, kung ano yung ads na mapapanood or lalabas doon. So, pwede kasing piliin kung anong ads ang mapapanood sa inyong video. But akin is, pinili ko po yung apat. Ito, this overlay ads, lahat yan. Pwede kasing gusto mo yung ito lang overlay. Depende po sa inyo kung ano yung gusto. Sa akin, pinili ko po lahat sila. So, ito siya. Pwede rin pong piliin nyo kung before, during, or after yung paglabas ng ads sa inyong mga video. Depende po yung sa'yo. Kasi katulad nito, pwede nyo yung palitan, yung ganyan. Sa akin, nilagyan ko tatlo sila. Before, during, or after ang paglabas ng ads sa aking video. Chinek ko sila. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. So, pag ikiklik po natin yung manage mid roles, yun po yung ikiklik nyo pag nandito na kayo. Okay, ito, ikiklik. Ayan siya. May nilagay na akong ditong ads. Makikita nyo, may nilagay na ako ditong 5 ads. So, ngayon, turo ko sa inyo kung paano padagdagan ito. Kung gusto kong padamihin. I mean, kung gusto nyong padahimihin yung ads na mapapanood sa video nyo, it's up to you po. Pero ako, nilagyan ko po siya 5 lang. Kasi, di ba, kakaumay naman pag yung video mo is hindi na, I mean, hindi na video yung mapapanood sa video mo. But then, yung mapapanood na lang ng mga viewers mo is lahat
ads, di ba? So, wag naman masyadong madami. I advise na wag niyo siyang wag masyadong madami yung ads na ilalagay niyo kasi nakaka-umay din yun. So, ito, mag-a-add po tayo. Itong mahaba na to. Hindi ko alam kung tayo. Itong line na to, imo-move niyo lang po siya identok. Mare, maglalagay tayo ng ads, magdadagdag ka. Mumove mo siya and then punta ka dito sa taas. After mo gusto mo dito lumabas yung ads, kiklik mo lang dito yung ad break. Ayan siya. So, nakita niyo naman, after ko i-click yung ad break, is meron na siyang ads dito sa na nalagay. Okay, so ngayon gusto kong namang lagyan dito. So, imumove lang po itong line na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Imumove lang ito. And then, punta ka ulit dito sa ad break. Ayan siya. So, meron na uling na dagdag. Diba? Ganun lang siya kadali. Madali lang po maglagay ng harang or ad sa video. Is siya. Gusto ko uling lagyan dito. Gusto ko. So, ang gagawin ko is mag-ad break lang po. Ayan siya. O, diba? And then, punta uli ako dito kasi gusto ko uling dagdagan. Damihan talaga yung ads dito, di ba? Damihan. So, punta ko uli dito sa taas. Ganun lang siya. Yan siya. At gusto ko uling dagdagan dito. Gusto mo uling dagdagan hanggang sa uli. Yan, ad break uli. And then, ayun. Meron na siyang ads. So, ngayon, parang ang dami, di ba? Ang daming ads. So, gusto mo namang i-delete. Kasi sobrang pa ang dami kong nalagay. Ang gagawin niyo po is ito namang ad break na mayroong delete, ito click nyo lang siya. Automatic, madi-delete na po yan. Kasi sobrang dami. And then, click nyo lang po ito. Yan din, move nyo na lang. Uli, yan siya. And then, gusto mo pa uling bawasan or i-delete kasi ang daming ads kang nilagay. Ito lang po, yan siya. So, diba? Ganun lang po kadali. Then, delete. Ito lang i-click nyo. Pag-delete, ito. Pag gusto mo magdagdag ng ads, itong ad break, i-move mo lang din itong line na mahaba na to. Hindi ko alam yung tawag. Yan siya. Move mo lang kung saan lalabas yung ad sa video mo. Ganun lang po kadali siya, guys. So, imu-move ko na siya. Then, move mo na kung saan mapapanood ang kung saan lalabas yung ad sa video mo. So, tama na yung 5 dito. Nilagay ko siya. Kasi yung paglabas ng ad is pwedeng before, after, and pagkatapos ng video, ito siya. Yan siya, ganun lang po kadali ha. And then, okay na to. Ang next mong gagawin, pag okay na to, ito, click mo lang itong sa taas, continue. Yan siya, itong nakakulay blue. Yan, click mo lang siya, pag tapos ka na magdagdag or binawasan mo kasi sobrang dami. Yan, reminders po, ulitin ko, i-move nyo lang po itong line na to kung saan gusto nyong lumabas yung ad and then ad break. Pag gusto nyo namang i-delete itong delete na to or yan, itong delete. Parang trash can to. Yan siya. Then, automatic madi-delete na yung ads na nilagay nyo. At yun nga, ad break pag gusto magdagdag ng ads and then pag gusto nyong burahin or ang dami namang ads is itong delete. So, ganun lang po talaga kadali. Sana naintindihan nyo itong tutorial na to. At pag may question po kayo, huwag po kayong maghiya, mag-leave po kayo ng comment dyan sa baba, sa comment section. I'm willing to answer your question. Baka alam natin. So, after nyo, yun nga, okay na tong ads na nilagay nyo. Tama na to. So, i-click nyo lang itong nasa taas. Continue. Ayan siya. Okay na yon. So, ito. Save na siya. Then, automatic na po yung mag-save. Wait lang natin. Then, check natin yung kung nag-save nga siya. Yun siya. Balikan natin. Click natin. Check natin yung kung nag-save nga. So, dito na ako. Balikan natin na kung nag-save na siya. Nag-save na yun, guys. So, ito ulit ah. Yan siya. Balikan natin. Check ko natin kung nag-save nga yun. Ayun siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung before the video lalabas yung ads, ito during the video lalabas yung ads, and then yung after the video lalabas yung ads. So check natin yan. Ayun siya, di ba? Nag-save na siya. So yun lang, ganun lang siya kadali guys maglagay. Dati hindi ko rin alam yun. So, ngayon, alam ko na. So gusto kong i-share sa inyo yung nalalaman ko. So, sana may matutunan kayo dito sa video na to. Yan siya. Madali lang naman maglagay ng ads. So, balik na tayo dun.
Ayun siya. So, yun lang. Sana maintindihan nyo kung paano maglagay ng ads. At guys, thank you so much guys for watching this video. At sana makatulong ito sa inyo. At yun nga, if you have question at hindi nyo naintindihan, just leave your comment below, okay? So, that's all for that tutorial. And thank you for watching. God bless you all and bye!